pag-ibigin na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo ng 25 na linggo ng kanimang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa gitna ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo at ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Mga kapatid, sa makasaysayang aklat ni Esdras ay pinapahayag na si Haring Sero ng Persia ay pinalaya niya ang mga nabihag ng mga hinirang na bayan ng Diyos, mga Israelita, upang ibalik sa Israel at magtayo ng templo ng Panginoong Diyos sa Jerusalem. Ito ay kabutihang loob ng Diyos na parang nagbigay liwanag sa mga naalipin ng mga Israelita. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, sinasabi ng ating Panginoon na ang lampara, ang mga nagbibigay ilaw ay dapat ilagay sa tamang lugar upang makikita ng lahat ang liwanag. Nasa puso natin, nasa kaluluwa natin ang liwanag ni Kristo nung tayo'y nabinyagan. Kailangan natin itong maipahayag. Ngunit sa mga sandali na ating tinatakpan ito dahil sa kasalanan o sa ating karupukan at kahinaan nagkasala tayo, dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami panginipatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Esdras. Nang unang taon ng pamamahala ni Haring Siro ng Persya, nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon. Nangyari ito upang matupad ang kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Kaya si Haring Siro ay sumulat ng ganito. Niloob ng Panginoon, ng Diyos ng Kalangitan, na masakop ko ang lahat ng bansa sa daigdig. At sinabi niya sa aking ipagtayo ko siya ng isang templo sa Jerusalem, Juda. Kaya pinahihintulutan ko ang lahat ng Israelita na magpunta sa Jerusalem, ang bayan ng kanilang Diyos, upang itayong muli ang bahay ng Panginoon. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Lahat ng mamamayan sa lugar na may Israelita ay tutulong sa kanila. Bigyan sila ng mga pilak, ginto at iba pang kailangan tulad ng mga hayop at mamahaling kasangkapan, bukod sa kusang handog para sa templo ng Panginoon. Tumugon naman sa panawagang iyon ang mga puno ng sambahayan ng mga lipi ni Nahuda at Benjamin
ang mga saserdote at mga levita at lahat ng nagpukaw ang kalooban upang tumulong sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. At sila'y tinulungan ng mga mamamayan sa lupaing tinitirhan nila. Binigyan sila ng mga pilak at ginto. Binigyan din sila ng hayop at mamahaling kasangkapan bukod sa kusang handog nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysaya ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit? Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalatay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtatanim na may luha, bayaan mo ng mag-ani, masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ang aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Tumayo na po ang lahat. Kayong magliwanag ng kabutihay mayag at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantahan at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya, pagbutihin ninyo ang inyong pakinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisin pati ng inaakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang Panginoong Nazareno. Nasa Lunes tayo ng ika-25 na linggo sa karimang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. At ang ating pong mga pagbasa ngayon ay tungkol sa liwanag ng kabutihang loob ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng kabutihan. At ang kanyang kabutihan
ay kanya pong ipinapahayag, una sa lahat, liwanag ng kanyang presensya na espiritual. Pangalawa, ang liwanag na kanyang ipinapahayag sa konsensya ng mga tao. Pangatlo, ang liwanag na pisikal. Una sa lahat, ang kanyang liwanag na espiritual ay siyang nagsubaybay, ay siyang gabay, ay siyang liwanag sa kalaliman ng bawat puso ng tao upang ang lahat ay makikilala ng kabutihan at magkaroon ng pananalig sa Diyos. Ang mga Israelita ay nagkaroon sila ng dahil sa kanilang kahinaan, nagkasala. At dahil dito sila ay naparusahan, itinapon sa iba't ibang mga bansa upang sila ay maging alipin. Pero dahil sa kabutihang loob na nagliliwanag sa puso ng Diyos, sila ay pinalaya. At ngayon ating napakinggan sa unang aklat ni Esdras, Kapitulo 1, verse 1 at hanggang 6, ang pagpapalaya ng mga nabihag ng mga Israelita upang sila'y ibalik sa bayan ng Israel at magtayo ng bahay ng Diyos o templo sa Jerusalem. Yan dahil sa liwanag ng kabutihang loob ng Diyos. Kaya po sa ating Salmo 125, ang gawa ng Diyos ay dakila. Dakila sapagkat may turing na sila noon ay nahihirapan dahil sa pagkaalipin. Ngayon parang silang tao na nag-aasik o nagtatanim ng kanilang mga iba't ibang mga kinakailangan at sila'y mag-aani na puno ng kagalakan sapagkat sila'y tinulungan ng Diyos. Ang espiritual na liwanag ng Diyos ay nagiging psikolohikal na liwanag na kung saan sila ay magkaroon ng kagalakan dahil sa mga bunga ng kanilang pagpupursigi sa kanilang ginagawa, sa kanilang trabaho, pagkatapos nung sila'y pinalaya na ng Panginoong Diyos. Pero kinakailangan din na dapat nating tingnan na ang Diyos ay hindi lang espiritual na liwanag, hindi lang na psikolohikal na liwanag sa ating mga konsensya. Ang Diyos ay nagbibigay rin ng literal, material o physical na liwanag. Ang natural o liwanag sa kalikasan ay nagmula sa isang bituin na maliit na tinatawag nating araw. At ang isang malaking salamin nito na tinatawag nating buwan na nagbibigay ng malaking liwanag sapagkat ang mga liwanag ng mga bituin sa mga malalayo ay hindi gaanong nagbigay ng liwanag. Hanggang ang tao ay natuklasan ang paraan na magkaroon ng apoy at ginagamit ang apoy ay nagkaroon na ng liwanag. Kaya mayroon ng mga lampara na sinisindi ng tao. At sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 8, verso 16 hanggang 18, na itong ilaw na sinisindihan ay hindi dapat itago. Dapat itong ipakita upang magbibigay liwanag sa lahat ng tao. Ayon pa sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 8, verso 16 at sumusunod. Sapagkat tulad po ito ng espiritual na liwanag. Ang espiritual na liwanag ay ang salita ng Diyos na ating napakinggan. Pero pakinggan natin ng maigi, pakinggan natin ng mabuti at ating isabuhay. Sapagkat ang akala natin na mayroon tayong pananalig, ang akala natin na sa kaloob natin ang Diyos, na sa atin ang presensya niya, yun pala dahil hindi tayo gaanong nakinig sa Kanya. Hindi masugid ang ating pagnilay sa Kanya mga salita. Hindi natin ninanamnam at pinagnilayan at sinasabuhay
ang mensahe ng Diyos. Kaya sinasabi pa ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 8 Versikulo 16 na sinasabi niya, kaya pagbutihin ninyo ang inyong pagkinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa. Ibig sabihin, yung may pananalig, palaguhin pa, payabungin pa ang kanilang pananalig sa Diyos. Ngunit ang wala ay alisin pati ang inaakala na nasa Kanya. Ang akala natin, nasa atin na ang Diyos. Pero kapag ang puso natin ang nagliliwanag, ay mga material na bagay lang, gaya ng pera o kayamanan, gaya ng kapangyarihan dito sa lupa, o dili kaya ang katanyagan na ating inaasam, o dili kaya ang mga panandaliang kagalakan at kagalayahan sa mundo, hindi ito ang magbibigay ng liwanag. Alamin natin, sinasabi ng ating Panginoon, walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Ang mga nangako ng kabutihan pero hindi magawa sapagkat sa loob ng lampuso ay ang kasinungalingan at ang tunay na kanilang inaasam ay ang sarili na pagkamal ng kayamanan at naangkin nila ang kanilang kapangyarihan. Ang akala nila, hindi ito malalaman, ngunit mabunyag na sapagkat ang katotohanan ay talagang lalabas. At dahil dito, kinakailangan natin na tingnan natin ang kabutihang loob ng Diyos nang siyang dapat magliliwanag sa ating mga puso, na siyang dapat magliliwanag sa ating mga konsyensya, na siyang dapat magliliwanag ng ating pag-isip upang ang lahat ng ating dinadama, upang ang lahat ng ating dapat gawin, ang dapat nating malaman at ang kalaman na siyang maging gabay sa buhay natin ay isang tunay na liwanag para sa kabutihan sapagkat ito ay nagmula sa turo ng Diyos, na nagmula sa salita ng Diyos, na nagmula sa Ebanghelyo ng ating Poong Hesus Nazareno. Alamin po natin na ang kadiliman at karimlan ng mga kasalanan at ang mga tukso at mga paraan ng demonyo na para sa karimlan ay gumagamit ng mga nasa kapangyarihan upang sila ay maging instrumento ng kasamaan at karimlan. Huwag nating sundin ang kapangyarihan ng kadiliman, bagkos ipahayag natin ang liwanag ng Diyos. Sa pamagitan ng ating pag-ibig sa Diyos higit sa lahat, sa ating pagmamahal sa kapwa, kaya pagmamahal sa ating sarili, sa ating malasakit at mabuting gawa, sa ating adikain para sa kabutihan ng lahat, ito ang dapat magliliwanag sapagkat ang ating pananalig at panampalataya sa Diyos ay nakatago noon sa ating mga puso, ngunit sa ating mga gawa at sa ating mga ugali, napahayag ang liwanag ng Diyos dahil sa ating kabutihan, dahil sa ating ginagawang mabuti, dahil sa ating adikain para sa kabutihan ng lahat. Napahayag ang Diyos na liwanag at tunay na liwanag ng ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magdulot sa lahat ng pag-asa at kapayapaan ang liwanag ng Kanyang Anak na si Jesucristo. Luwalhatian kanawa ng aming buhay, O Panginoon. Luwalhatian kanawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang bayan ng Diyos naway maging isang tulad ng dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman sa pamamagitan ng kanilang pagtatatag ng isang higit na mabuting daigdig. Manalangin tayo. Luwalhatian kanawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa naway makapagdala ng sinag ng pag-asa sa mga nagdurusa sa pamamagitan ng pagbibigay ng katarungan sa mga inaapi at dangal sa bawat tao.
Manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga magulang naway maging tulad ng liwanag sa taluktok ng bundok na gumagabay sa kanilang mga anak sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang huwarang buhay. Manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang mga may pusong sawi. Naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa gitna ng kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao. Naway tumanggap ng walang hanggang liwanag, kaligayahan, at kapahingahan. Manalangin tayo. Luwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos Ama, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at kalakasan upang aming maitalaga ang paglilingkod namin sa kapwa at maging ilawan kaming nagliliwanag sa kanila. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may panampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kaparento na marapat ni kay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming mahihag kahit na ito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakahihirapan sa pamagitan ng anak namin na mahal. Kaya kaisa namang yan, sisiawit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan.
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamigitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa mong daigdig. Pusin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kawan minapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz, ni Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at salat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay sinawang umiral sa pamuhay namin at sa araw-araw. Bunga na yung pagtubos sa aming ipinagdiriwang sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ng Jesucristo o banal na misa kayo nito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno, kayo naugnay sa iba't ibang social media platform at ang cross-posting sa iba't ibang paraan na wayang inyong panalangin na dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng samang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa natin ng ilangan at mahirap. Salamat po sa iyong tulong, pagpalaan niyo Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalaan niyo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Ang Diyos ay mabuti. Ipahayag natin ang kanyang liwanag sa kabutihan ng ating mga puso, gawa at buhay. Ngayon po ang basbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, niyagos na ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kiningan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na may malalan ng pangako ng sa binyag na ikaw ang naibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. Purihin natin ating Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming
Nazareno, dinaramdam ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.